Hulog ko na ang aking gear. Hook and line. Walang huli sa hook and line. Malakas ang alon. Ano kasi? Tuloy-tuloy para tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon yung ano, yung western monsoon. Sa palagay ko, yung ibang isda siguro. Nandun pa siguro nagtatago sa ilalim kaya hindi nakita yung pain kong pang hook and line. Kaya ngayon, ang aking plan B. Plan B ko mga kaibigan ay sumisid na ulit at gumamit ng ibang klaseng gear. Hindi na hook and line, kundi yung una kong gamit, spear gun. So, ito ang maghusga para makaulam, para may maiuwi na isdang huli. Alam nyo, matagal na kasi akong gusto at talaging gustong mangisda. Pero ngayon, hindi kagaya nung unang panahon na maraming isda kahit doon ka lang sa gilid, sa dalampasigan. Maraming isda, maliit pa ko. Ngayon, medyo bihira na. Kasi may mga dahilan. Mga climate change at ano pa yung iba't ibang dahilan. Yung iba, gumagamit ng mga illegal na mga gear. Sa akin lang, dapat kung hindi siguro gumamit yung mga tao nung una, siguro marami pang isda ngayon. At saka wala ano, mga hindi tayo nag focus o hindi tayo nagpursigi na magprotekta ng ating karagatan. Sa palagay ko, dapat tayo mag sabay-sabay. Yung mga kapwa ko, mangingisda, sabihin ko sa inyo, sabay-sabay nating putiktahan ang ating karagatan, ating yamang dagat. Kasi nagbibigay sa atin ng mga hanap buhay, lalo na sa ating mga kababayan na mga mahihirap. Walang ibang patutunguhan kundi ang isda lang. Kaya protektahan natin. Suportahan natin ang lahat ng programa ng gobyerno, lalo na sa BIPAR, na magputik tayo ng ating karagatan. Huwag tayong humuli ng mga maliliit na isda. At saka yung may buntis, mga buntis na isda ba, hindi natin hulihin yan. Kasi pag nahuli natin yan, kawawa yung kanilang mga anak sa loob ng tiyan.
Ulitin ko, putiktahan natin ang ating karagatan. Ang mga bahura o corals ay ating putiktahan. Ayun ang mga bahay ng ating mga yamang dagat, shell, saka isda at iba't ibang klaseng species sa dagat. Putiktahan natin ang bahura, corals. Huwag tayong gumamit ng mga iba't ibang klaseng makasira sa ating dalampasigan at sa ating karagatan. Walang huli doon sa hook and line. So plan B na naman ako ngayon. Sumisid. Sisid ako para makahuli at may maiuwi na ulam. O ano? Sisid na tayo ulit. Spear gun na naman gamit. Sisid mga kaibigan. Ano ba to? Walang huli ang lakas ng hangin at ang lakas ng ulan. Lakas ng current. Dito tayo sa unahan. Dalawang sisid. Dito lang huli ko. Para makauwi na, makaulam. Mahirap ang buhay ng mangingisda. Magawa kundi punta sa ibang dalampasigan. Woohoo!
Mirong-mirong octopus. Tapos lang ang aking huli. Hindi masyadong malaki pero ulam na. Ulam burger. Mga kapisher. Octopus na medium. Medium na octopus. Lagpas na tanghali. Sa susunod na naman, ang buhay mga isda ay mahirap pero may kasamang saya at ano, sports. Kaya nga mga kaibigan, dapat natin putiktahan ang ating karagatan para hindi masyado tayong mahirapang kumuha ng ating mga ulam at hanap buhay sa isa't isa.